sa Taichung BRA station, pero hindi namin alam kung saan kami lalabas dito para hanap yung aming hostel. Hirap mag-travel pagka summer. Ang init. That one, bus 78. Not that one. Hi guys, welcome back to my channel. And this video, nandito na tayo ngayon sa Taichung. So, it's our third day here in Taiwan. And nasa Taichung, it's our station na kami. So, ngayon naman, pupunta na kami sa aming second hostel, which is sa Taichung. So, mag-MRT lang ulit tayo papunta ng aming second hostel. So, maghanap po muna kami ngayon ng kakainan namin kasi hindi kami nakapag-breakfast kanina. Medyo late kami nagising. 8 a.m. na kami nagising kanina. And yung dapat na reserve ticket namin sa ASR is 9:55. Pero since late nga kami nagising kanina, na-late din kami sa pagsakay namin ng HSR. Pero yung kagandahan naman din sa HSR, kahit ma-late ka or maiwanan ka ng train na supposedly na yun yung sasakyan mo, pwede ka pa naman sumunod, sumakay dun sa next train. Yun nga lang. Nice. Hindi na siya reserve seat. So, kasi yung ticket na nagbili namin is for reserve seat sana siya. Pero okay lang din naman since yung Zuying kasi is last station na siya. So, may marami ka pang masasakyan na upuan na bakante. Wow! Ginagawa mo! Tama kami ngayon sa Taichung BRA station. Pero hindi namin alam kung may maglalabas dito para hanap yung aming hostel. So, pwede lakad ulit ang mga person. Pero sabi, malapit lang naman yun dito sa Taichung station. We're now in Taichung Station. Malapit lang naman yung hostel namin dito. Mainit lang talaga. So, iwan lang namin ang aming mga gamit. And then, punta na kami sa next destination namin. Hopefully, pupunta namin siya today. Sana lang talaga. Hindi kami maligaw ngayon. Pag-travel, pagka-summer, ang init. So, best time talaga pumunta dito sa Taiwan is winter, kaya spring, or probably autumn kasi medyo malamig-lamig. Dito ahead lang, mga person. So, baka umikot lang pala kami dun sa may Taichung station. Lakad pa. Pero parang feeling ko malapit na kami dun sa hostel namin. So parang likod lang ko siya ng Taichung station. Yun na yung hotel namin. Nakikita niyo man yung guys. Yan na siya. Chance Hotel. So yan, tatawid na kami. Pwede lang namin. Then, lapit na kami. Alright guys, we're back sa Taichung Station. This time ay sasakay naman ulit kami ng local train TRA, which is papunta naman ng Taiyan Station para makapunta kami ng Zhongzhe Flower Market. Tayo ngayon sa Taichung Station. And then, punta tayo sa Taiyan Station. Elevator tayo, di ba? Nakakaloka. Parang fifth floor to. Pwede medyo ka din eh. Shocker dudes.
tahimik ng lugar. Parang, ayun, may taxi. Apo. Ay, ayun, may ano. May ganar. Ayan, no. May nagtawag na agad, Dr. Orfan. Ako, magkano yan, ate? Dalawa na kayo. 50, ayan. Ayan guys, so nakakaya na kami ng taxi. Buti na lang may taxi na pala agad dito sa ano, paglabas ng Cayan Station. And 150 daw ang pamasahe. Dalawa na kami doon. So ayan guys, samahan niyo ako punta ng flower market. Let's go. Guys, bilis lang niya. Actually malapit lang talaga yung ano eh. Best entrance. So, dito na kami guys sa ano, flower farm, sa Zongshe flower farm. Babayad muna kami ng entrance. Pero hindi ko alam kung saan ang entrance. Dito, alam ko ito. Dito nga pala sa flower farm. May choice kayo kung gusto nyong kumain. Limited hot pot tsaka samgyup. Meron siya tapos free na yung ano yung entrance. Pero hindi ko sure kung magkano. Parang nasa 300 eh. Pero kami hindi na kami nakakain, so ayan lang. Mabay kaming 120 NTD para sa entrance dito. Dito kayo magbabayad. Alright. So, dito na kami ngayon sa Auli Flower Market or Zhongshe Flower Market. Hindi ko talaga alam kung ano yung tawag dito, pero basta yun siya. And yan, my god, kasagsagan ng kainitan. Pero pura lang, for the vlog guys. For the vlog. For the vlog. Giniagawa mo? Yan, grabe oh, ang ganda. Ganda. Yan siya oh. Ganda. Tara ba? Grabe ang init. Oh, may nagti-TikTok pa nga oh. Oh, ayan oh, sana oh. Sana oh. Napakainit. Pero for the go si ate, for the go. Pwede lapot ang mga person. Lapot. Malapot. Giniagawa mo? Malapot. Hi guys. Hi guys. Giniagawa mo? Ang init pa rin guys. Anong oras na? Mag-aalas 5 na. Huwag kayo iya. Dito kami ngayon sa Gaumee Wetlands. Pero hindi ko sure kung ito na nga ba yun. Pero nakita ko na yung mga windmill eh. So, I took some pictures. Yung mga windmill nga siya. So, paano kami nakapunta dito? Nag-hitch kami. So, ang galing! May nakita kaming mga Pinoy dun sa
Songje Flower Market or Howley Flower Market, whatever do you call them. May tinanong namin sila kung naka-DIY ba sila or ano, eh, naka-kotse daw sila. And sakto, meron pang dalawang upuan na bakante. So, pinasabay nila kami. Sobrang bait nilang family. Mga nag-work daw sila dito sa, ano, sa Taiwan. Taga Tainan ata sila. And yun, pinasabay nila kami. Wala kaming kinaso. Sabi namin magbabayad kami, pero sabi ni ate, wag na lang daw. Kung sino man sila ate, nalimutan namin tanongin yung pangalan. Pero taga Kabuyaw pero, sila. Pero taga Kabuyaw daw sabi ni ate girl kanina. Sino man po kayo na nagpasakay sa amin sa van kanina, shout out po sa inyong family. Ganun guys, kapag ka nahihirapan kayo mag-commute, magtanong-tanong lang kayo sa mga Pinoy dito. Marami namang mga Pinoy kayo makikita actually, lalo na sa Kaohsiung and sa Taichung. Parang maraming mga Pinoy na nagtatrabaho dito. So, mga nagkataon na meron kayong makatagpo na mga Pinoy, huwag kayong mahiyang magtanong kung may right man pa dito. This is it, guys. Totoo na to. Ito na yung Gaume wetland. So, sobrang daming lakas. Ay, grabe. Pero feeling ko pag nag-commute kayo dito, doon, sa bungad yung simula ng lakad. Sa may babaan ang bus stop. Tapos medyo mahaba-haba pang lakaran papunta dito sa mismong, sa may gitna. Inet. Tapat na tapat sa amin yung araw, grabe. Anong araw, kita nyo ba yun? Pagod na naman kami nito for today's video. Mamaya paghiga namin doon eh, bagsak na naman kami. Person and haba na nilakad namin guys, medyo nakakapagod siya. Kitang-kita naman siguro sa pagmumukha namin, no? Lapot na lapot na kami, pero maganda naman para sa'yo. Oh, maganda. Ginagawa mo ganda ng sunset dito. Oh, yan talaga yung sikat dito sa Gaume, eh, yung sunset. Tapos yung picture sa windmills. May problema kami paano kami uuwi. Pero for sure naman makaka-uwi kami. Tiwala lang. Tiwala lang kay Google Maps. So, ayun. Ganda ng sunset to, guys. Ganda. Kaya wala mo nakikita nyo, pero ang ganda niya. Ayan, oo. Diba? Kita nyo ba, guys? Wow! Ang sunset, diba? Tsaka yung pa-windmill effect. Merong mga nagtanong sa amin dito kung mga Pinoy daw kami. So, hindi namin alam kung ano yung lahi nila. Pero, tinanong kung pupunta rin daw kami ng Taichung Station. Halit sila din daw kasi pupunta ng Taichung Station. So, that one, bus 7-8. Not that one? Oh. Hopefully, okay naman. Diba? Hindi naman mabok. Okay, paano dito.
Sini ko makamabait lang talaga sila. And nakita nila na naliligaw kami at wala kaming hinang nalang paano uuwi. Napakaswerte namin kung nagkataon kasi maraming mga tumulong sa akin dito. Hindi naman ako sa judgmental, no? Pero siyempre, sabi nga nila, don't talk to strangers. Pero, mukhang magbabait naman sila, guys. So, ayan, no? And tinutulungan lang nila kami na makauwi din sa Taichung. Yan sila, guys. Silang dalawa. Iba na lang papangita yung mukha nila, guys. Kasi, hindi naman nila alam na nag-vlog ako. So, pero yan, silang dalawa sila yung tumutulong sa amin ngayon na makauwi ng Taichung. Lord, kasi nag-send sila ng mga help sa amin para lang ma-fulfill namin ang paggala namin dito sa Taichung. Nakakaloka. O, DIY pa more. Diba? DIY pa more. Ang bait naman nilang dalawa, diba? Para i-approach kami. Tapos, tanungin kami kung pauwi ba kami ng Taichung. Sabi nila sa Samantha nila kami. So, yun. Yun muna guys, update ko kayo pag naka-uwi kami sa hotel namin. Uy, pwede na ba? Wait lang kami ngayon, last 7 na pero kung mataas pa ng araw. Ati mataas pero. Oh, hold on. Uy. Grabe yun ha. Did not stop. Ito kami ngayon sa train station, bus station. Waiting for our bus. Anong oras na? 7:30 na. Hindi pa kami nakaka-uwi, hindi pa kami nakakapagpahinga, hindi pa kami kumakain, tumutulog na kami. And yun lang guys. Sinabi na lang kung makaka-uwi pa kami for today's video. Hindi pa kami nakakapag-check-in kasi iniwan na namin yung aming bagahe sa aming hotel. So, for sure, pagdating namin ito, bagsak na naman kami sa kwarto. Pero syempre, kakain muna kami dahil, you know, for the gutom ng mga person. Sana dumating na yung bus. Kasi yun ang oras pa yun, ilang oras pa yung biyahe namin. Huwag kayo iya! Pagod na ang mga person. Sabahan nyo kami kung makakauwi pa kami. Kung hindi na, hanga na. Ginagawa mo! And we're finally here sa aming kwarto guys, sa aming hotel. And shucks, ngayon pa lang magpapahinga. It's 9 PM. Today is our third day? Yes, third whole day dito sa Taiwan. First day namin dito sa Taichung. And grabe guys, sobrang pagod na naman yung mga paa namin. Grabe, from Kaohsiung. Lumiretso na kami dito ngayon sa Taichung. So, nagkanda, ligaw na naman kami for today's video. But, yun nga, aray ko, grabe, gusto ko lang talaga muna magpahinga ngayon. Grabe, ang sakit ng paa ko. Parang mamagana yung paa ko sa kakalakad. Kung gusto nyo ng smooth na travel, guys, I suggest, mag-ano na lang kayo. Mag-book na lang kayo ng mga group tour or mag-book kayo sa Klook. Mabango pa naman ako yung service. Pero, grabe guys, lapot. Sobrang lapot na lapot kami dito sa Taiwan. Siguro dahil yun nga, summer. Paulit-ulit ako, di ba? Paulit-ulit ako. Summer kaya nakakalapot. Nakakapagod yung init. Nakaka-dehydrate. Kaya dapat palagi kayong may water. And yun nga, buti hindi pa ako nagkakaroon. Sana wag muna dahil nako. Pero feeling ko magkakaroon ako kasi ang ready ko na for the past. Hindi, since dumating kami siguro dito sa Taiwan. Since dumating kami dito sa Taiwan, di ba? Sobrang dala. Sobrang... Nani? Hindi ko na. Sobrang daling umiinit ang ulo ko kasi nga, syempre, alam mo yon, may mga time kayong, may mga time kayong hinahabol, may mga, alam mo yon, yung booking namin sa HSR, supposedly 9:55, sabi ko nga,
supposedly 8:55 yun. Sabi niya 9:55 na lang daw para may mas may time kami. Kaso mo na gising kami ng 8 a.m. kung hindi pa pala ako nag-alarm, hindi kami magigising. So ayun. So, gusto niyo ng smooth na travel, kung ayaw nyo mapagod, ayaw nyo maglakad-lakad ng madami, I suggest na group tour kayo or mag-book kayo ng mga tour sa Klook para yun, smooth lang yung biyahe nyo, sakay lang kayo sa sasakyan, mga ganyan, or sa kung ano man, kung van man yun, or kotse. Pero yun nga, since kami tagtipid, wala, DIY kami. Pero actually, hindi ko alam kung talaga nakakapagtipid ba kami sa mga nangyayari sa amin dito, kasi nga alam mo yun, since naliligaw kami, paulit-ulit kami ng mga sinasakyan, kung ano mga sinasakyan namin dito. Pero, nakatawa naman doon. Nakaka-uwi naman kami sa hostel namin kahit pa paano, diba? Nakaka-uwi naman kami ng matiwasa. Yun nga lang, palagi kaming late umuwi. Pero, diba? Okay naman yun eh. Maganda naman maligaw sa ibang bansa. At least, you get to enjoy naman. Nakatawa naman doon kasi masaya ang nakatawa naman nga dito sa Taiwan kasi kahit maligaw ka, makakauwi ka pa rin naman kagad. I mean, paano ba? Makakauwi ka naman. Ganun din naman siguro sa Philippines. Pero, I mean, alam mo yun, mas makikita mo yung itsura ng bansa nila, yung lugar nila. Mas makikita mo yung kung anong meron sa lugar na yun pag na yun alam mo yun, pag naligaw ka, pero di ko naman sabi na maligaw kayo. Pero yun lang, ako kahit napapagod kami araw-araw, kahit naliligaw kami araw-araw, actually na-enjoy ko naman siya. Na-enjoy mo ba? Asan ka na ba? Ginagawa mo. Ayun, na-enjoy ko naman siya, in fairness naman. Naiirita lang ako kasi nga siguro dahil magkakaroon na ako, naiirita ako. Pero nakapag yun nga, may mga namimiss kaming mga bagay, mga namimiss kaming tawag dito, sakay, ganun. So, ang problema kasi sa amin dito, palagi kaming, since uncertain kami palagi, yun, yung dapat naman, yung dapat na sasakyan namin, yun na talaga dapat yun eh. Alam mo yun, yung nga, nagdadalawang isip kami, hanggang sa nakaalis na yung bus. Sorry na! Yung bus pa naman dito. Yung iba, mabilis lang interval. Merong mga ibang bus na matagal yung interval, so maghihintay ka rin talaga. So, yun, mga ganung bagay. So, pagka, yun pa pala, isang suggestion ko, kung gusto niyo talaga mag-DIY, kung gusto niyo rin talaga i-try yung mag-DIY dito sa Taiwan, yun nga, number one, dapat mag-research na kayo kagad kung ano yung sasakyan, kung ano yung saan kayo bababa, saan kayo sasakay, ganyan. Yun yung kulang sa amin. Kasi masyado akong nagre-rely sa internet. Buti na lang, may internet kami. So, alam mo yun, pagpunta namin dun sa isang lugar, saka pala kami mag-research kung paano babalik, paano pa ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun. Shout out dun kila ate na kumausap sa amin kanina, dalawa silang Indonesian sila, and sila talaga yung nag-approach sa amin. Hindi ko alam paano, pero tinanong ko sila kanina, sabi ko, how did you know that we're Filipino? Sabi niya, yung looks daw kasi, kung hindi daw Vietnamese, Indonesian, Malaysian, Filipino daw. So, tama naman sila ng hula. Tapos yun, pinanong nila kami dun sa may nasa station kasi kami sabi niya, if Filipino nga daw kami, and then kung papunta daw ba kami ng Taichung Station, TRA Station, yun, tapos sabi ko oo, sabi ko yes, and then ayun na, sabi niya sama na lang daw kami sa kanila. Yung una actually kinakabahan ako kasi syempre yun nga, hindi ko saman sila kilala, tapos bilang na lang kami in-approach. Tapos yung dinaanan pa namin, parang paliblip, tapos magpadilim na. So, alam mo yun, hindi naman sa pagiging judgmental. Pero, napakabait nila, grabe. Di ko alam bakit nila kami in-approach, pero napakabait nilang dalawa na isabay kami pauwi papunta ng Taichung. Kasi, yun nga, siguro nakita nila kami na naglalakad-lakad, tapos nakita nila na parang lost kami sa dun sa Gauminga. So, yun. Pero yun lang, grabe yung sinakyan namin na bus. Parang kada kanto mag-i-stop kami. So, 30 stops ata. Yun, 30 or ilang stops? 4.
parang 50, 49, mga ganun, for, na stops. Yung nasakyan namin na bus, and it took us parang 1 hour, more than an hour, para makauwi sa, para makadating sa Taichung Station. Pero diretso naman na siyang ng Taichung Station. Bus 309 yun. 30 stops. 1 hour, 5 minutes. So, ayun guys. And, palabas na to. And, alam ko meron pang ibang way eh. Pero mamaya ko nasasabihin sa inyo. Kasi yun, palabot na yung camera ko. And, I'll see you in my next vlog.